So good morning guys. Mag-harvest tayo at mag-split sa ating colony na cluster brood. So gagawin natin, bubuksan muna natin tong takip. So wait muna guys, buksan muna natin. Tingnan natin kung marami na bang honey. Wait muna guys. Ayan guys, so nabuksan muna nabuksan ko na yung honey chamber niya. So kasunod, buksan din natin yung brood chamber. So tingnan natin yung queen, nandun siya. Naghahanap ng butas para mapagtaguan niya. Makapagtago siya. So tingnan natin yung honey niya. Medyo konti lang. So yan siguro yung characteristics ng stingless bee na cluster brood. Medyo maliit lang yung na iipo nila. So yan yung pollen, meron ding honey. So ang kasunod na gagawin natin ito guys ay kunin natin yung honey at mag-iwan lang tayo ng kaunti. Tapos magkuha tayo ng kunin natin ito, yung mga brood na ito, at ilipat natin sa bao na hinanda ko para parang split siya, tapos i-connect pa rin siya dito sa mother hive, parang induction pa rin. So meron siyang queen cell. Tingnan niyo guys. Yan. Yan. So ilipat ko din yan doon sa bao, sa coconut shell. So i-post ko muna guys kasi mahirap, walang cameraman eh. So ipapakita ko din yung bao na sinasabi ko kanina. Yan siya. Yan. So nakanda na yan, na-connect na yan mga isang araw. Tapos dinisconnect ko yung tube niya para paano yung mga ibang bees na nasa labas doon muna papasok. Post ko muna guys. Pagpatuloy natin guys. Saka kunin natin yung queen cell. Hirap. May isa pang queen cell na advancing front. Ah!
sana successful ito, guys. Di naman masyadong matapang to, pero tumidikit sa mga balahibo natin. Yan, ayan yung queen. Parang nabulabog siya. Nabulabog talaga. Ayan, mga old bird. So wala na tayong nahanap makita na queen cell. May isa pa. Ano? So, dyan na muna yan. Ito na muna to. Kunin na natin yung mga hanin nito. Guys. So, teka lang muna. Sige guys, so simulan na natin yung makuha yung mga hanin nito. Medyo mahirap talaga pag walang naka magtututok sa camera sa'yo. So first time ko lang to, guys. Lah. Teka. Ipat muna natin to. Hindi makita. So, ayan yan. Kunti lang, at least may na-harvest din. Sana hindi naipit yung queen. Yung madami-dami itong sa kabila. Tusok. So yung pulling din yung hindi ko na lang yan kunin. Sabi ng mga bata, parang marumi daw.
kasi kulay brown eh. Kita nila ito dati. Parang tahi daw ng kambing, mga bilog-bilog. Kaya na siya, ubos na. So may nakapagsabi sa akin guys na kung anong posisyon ng brood na anong posisyon ng brood nung kinuha mo, ganun din posisyon pag ibalik mo. So ganyan yung kanina eh. Okay na yan. So gagawin natin yung bao next na trabahuin natin. So takpan ko ulit ito ng bagong plastic cover. Suppose ko muna guys, takpan ko na guys bagong plastic cover para kung gusto kong tingnan sa gabi ko titingnan para hindi masyadong lumabot sila. So, bagong plastic cover para clear. Dumidikit. So ayan na guys, tapos na. Takpan ko na to. So ito na guys, yung baan na sinasabi ko. So, pasok natin to. Ayong mga brood dito sa loob. So, dalawa pala yung pencil na nakita ko. Ayan yung maliit. Ayan yung isa. Medyo nahinig yung kamay ko guys. Gutom na kasi. Ano ba yung posisyon niya kanina? Kalimutan ko na. Bahala na lang. Medyo mahirap kasi malit na yung butas. So yan yung pencil.
sana magtagumpay ito. Nakalimutan ko guys, magkuha pala ako ng kaunting pollen dito, lagay ko sa coconut shell. Guys, so ayan na yung na-harvest ko at na-split din, parang induction method lang. Ayan. Kikita ba? Yes, ayan. At ito din yung din yung honey na nagis ko. Ganito lang kadami. Bali, apat na kolon ito. So, yan lang. Salamat guys.